So, bago ang lahat, I would like to thank Altitude Digital and Raptor Philippines for sending me this case para i-test and review. Although Altitude Digital sent this product for free, this will going to be an honest review and we will not going to be biased. So, let's go! Guys, if you're new to this channel, consider subscribing to my channel. And if you've been here before, welcome back and thank you so much. So this is the Raptor Case 6000 Air, serves to protect our passion. Unang impression ko dito is napakaangas, solid, at para ka na talagang professional pag hawak mo to. Magaganda rin yung mga color varieties na magpipilian nyo sa market at sa Altitude Digital. So yung sa akin, napili ko yung green. Medyo may pagka navy green siya, o navy green o army green. Basta pinili ko to kasi mahilig ako sa green. Kasi green din yung kulay ng cellphone ko. Basta mahilig ako sa green. Perfect tong kulay na to para sa akin kasi minsan naglalaro kami ng airsoft at nagpa-practical shooting kami. Gusto ko sanang ipakita yung mga footages ng nag-airsoft kami habang gamit to. Kaso nga daw bawal sa Altitude Digital dito rin sa YouTube kasi baka maban tayo. So, unang bukas niya sa case ay meron na tong kasamang 3-layered pre-cutted foams na pwede niyong customize sa hugis ng mga gamit na ilalagay niyo. Tulad nito. At kung bitin ka naman sa mailalagay mo sa foam, ay meron din tayong isa pang option. Ito ang tinatawag na Raptor 6000 Divider. Mas maraming mailalagay at organized. Yung sa akin, nilalagay ko dito is yung mga camera equipment ko. Pwede dito batteries, cameras, lenses, at kahit anong gamit na kailangan ng proteksyon. At kung meron naman kayong mga ilaw, ay pwede din dito. This case is made of a lightweight yet durable polymer shell, which make it an ideal choice for everyday use and travel. It only weighs 5 kilograms kasi Raptor cases solve the age-old problem of heavy hard cases. O diba, magaan na, matibay pa. At isa pa sa nagagandaan ko sa case na to ay kapag tayo ay nagtra-travel ng malayo at matagal ay minsan nangangawit na yung kamay natin, kakabit-bit nito. Kaya meron din tong tinatawag na trolley mode. Kapag kayo ay pagod na magbit-bit nito, pwede nyong hilahilain na lang to. Sa case na to ay marami ka talagang option sa kung paano mo siya dadalin. The standard mode, the briefcase mode, and the trolley mode. Dustproof and shockproof, kaya no need to worry if this case fall into unhard objects or hit hard of anything that can harm your gears. At worry less kasi kapag nasa mga buhangin kayo na lugar, ay safe yung mga gamit nyo sa mga maliliit na particles or mga atoms na tinatawag nila na makapag-scratch ng mga gears mo. So waterproof nga din pala tong case na to. So perfect para sa katulad kong travel filmmakers kasi oftentimes ay nagtitravel kami sa dagat. Sinasakyan lang namin is yung mga maliliit na bangka at malaking risk yon para sa mga gamit namin kasi anytime pwedeng tumaob yung bangka at mahulog yung mga gamit namin. So dahil sa case na to ay kampante na kami na safe yung gamit namin. Manual pressure equalization valve balances interior pressure and keeps the water out. Kaya ititest natin ngayon ang pagka waterproof niya kung legit ba talaga. So tara! Instead na camera and gears, ang ilalagay namin sa case na to ay karton lang muna. Kasi sa time na to ay hindi pa talaga namin napapatunayan kung legit ba talaga na waterproof siya. So mahirap na nai-risk namin yung gamit namin. And make sure na iikutin nyo muna yung equalization valve before kayo sumalang sa dagat para mahigpit ang pagkasara ng case at sa pressure na hindi makapasok yung tubig. So ang plano namin dito is palubugin yung case sa dagat and dito pa lang din namin nalaman na hindi pala to lumulubog. Kahit anong pilit namin, ginamitan ko na ng paa, matigas talaga siya at hindi talaga siya lumulubog. Kaya talaga wala ka nang dapat ikabahala sa case na to if ever na mahulog to sa dagat while traveling kasi waterproof na nga at hindi pa siya lumulubog. So dito na natin malalaman kung legit ba talagang waterproof siya. So pagbukas namin ng case ay hindi talaga to napasukan ng tubig. Kahit na yung karton na nilagay namin ay hindi siya nabasa. Ito yung close up shots sa loob ng case para makita nyo na hindi talaga siya basa. Dito na namin nasabi na legit talagang waterproof siya. So final thoughts about this case is with its price of 7,990 pesos is justifiable naman kasi maasahan at matibay. Para sa akin, mas kailangan ang case na to sa mga taong mahilig ma-misplace ang gamit nila. At mas masaklap pa dun kung ang pinaghirapan mong mamahaling gamit ay nawala o nasira. Sabi nga ni Master Gerard Yu sa workshop niya, wala nga daw siyang sports car pero kasing halaga naman to ng buong gamit niya. So shoutout sa iyo Master Gerard Yu.
Dahil sa sinabi mong yon, ay na-realize ko na nararapat lang pala talaga na ingatan natin at protektahan yung mga gamit natin. And thank you again Altitude Digital and Raptor Philippines for supporting and protecting my passion. Because of you guys, my passion is now protected. Special thanks to Rica Carpio and Manuel De Luna for this opportunity. So if you're interested of getting this case, I'll put the product link in the description below for you to check this out. So hanggang dito na lang, it's your bro Sigoy Cordova saying live your life, live your dreams, inspire and create. Don't forget to follow Altitude Digital and Raptor Philippines. See you on my next video and peace!